anunsyo ng mga balita. Opisyal na anunsyo ng Holy Cross College tungkol sa pag-aalis ng gobyerno sa TES o Tertiary Educational Subsidy sa lahat ng first year at second year college, pinusuhan. Paugnay ng balitang yan, narito si Rosalina Loreno mula sa Holy Cross College, Santa Rosa. Pasok! Yun po, yung reaction ko po about dun sa my TES nga po is nalungkot po. Siyempre po, ano, bukod po sa wala na nga pong matatanggap na pera, ano, malaki po yung bayarin na ano po natira ganun. So yung plano niyo po para dun sa ano? Siguro po dahil po wala na pong ano, kung tustos yung mga magulang, syempre mahirap lang po kami ngayon. Parang balak po, di kung hindi po kaya maging tutor, di kaya kung kaya naman po matustusan, di patuloy po. Hindi ko pa sure kung magpapatuloy ba or so, naging reaction ko rito is sobrang nalungkot ako dahil maraming mga estudyante talaga ang parang nawalan sila ng chance para ipagpatuloy yung pag-aaral nila. Pero ang solution dito is, what if kaya kung mag-apply tayo ng ibang scholarship sa government dito sa Nueva Ecija, baka may posibilidad na magpatuloy tayo sa pag-aaral, may posibilidad na matulungan tayo ng gobernador. Sana wag nilang madalian na magbayad tayo kasi nga laking sobrang bigat ng tuition fee nga dito na dapat yung magiging solution natin is yung sa may TES nga na para mabayaran natin ng unti-unti yung tuition fee natin dito. Sa akin, siyempre masakit yung pagkawala ng TES pero hindi naman ako mag-iinto ng pag-aaral. Dito pa rin parang naman ako mag-a-apply na ako ng ibang scholarship para sa iba. Akin, syempre, inasahan natin yung TES dahil malaking tulong nga yun sa studies natin pagdating sa pagbabayad ng tuition at allowances. Pero ganun talaga kasi since government yung may hawak nun and yung may program nun and sila din yung may karapatan na mag-alis nun. Alternative na paraan para mapatuloy yung pag-aaral is pwede namang magtrabaho or mag-apply sa iba pang scholarship program. Kung gusto mong mag-aral, mag-apply ka sa iba pang scholarship or kaya naman maging working student ka, maraming paraan para mapagpatuloy mo yung pag-aaral. Una po naging reaction ko is na dismaya po. Kasi po, di ba po nagpatawag po sila ng parents meeting na dalawang beses na po. Then sinabi po nila na meron pa rin. So nagpatuloy po yung mga estudyante sa pag-aaral na gano'n. Tapos sasabihin po nila sa dulo na wala na po talaga. Tapos ngayon po sila maniingil. And then yung naisip ko po dun is, una po maganap po ng bagong scholarship. Ano na po ngayon eh. Magtatapos na po yung SEMDO po. Madalas po wala po nagbibigay na ganyan. Hanggang pagka sa natapos po enroll at tapos wala pa rin po nahanap na scholarship. Posible po na lumipat na lang po ng school. Dahil kapag hindi na po tumatanggap yung school yung loan, possible po na mag-stop na lang. Sumama rin po yung loan namin dahil po wala po kaming pera. Kaya po, possible po na lumipat na po ako na ibang school. Kasi po, mas mahal pa po yung tuition din sa Holy Cross school. Kaya po sa ibang private school. Tama, Rosalina. At yan ang naging pulso ng mga mag-aaral mula sa Holy Cross College, Santa Rosa. Muli ako, si San Roy Pascual, nag-aalis sa inyo ng mga issue, komento at reaksyon. Kukul sa mga napakanong kwenta, ito ang Pulso ng Mata.